Totoo ba ang gayuma? Paano ako magustuhan ng crush ko? Paano maakit at mapaibig ang lalaking gusto ko? May lalaking matagal mo ng gusto, ngunit nahihirapan kang mapalapit sa kanya. Imposible man na gumawa o gayahin ang emosyon ng pag-ibig, kahit sa mundo ng mga salamangkero, maaari ka daw maghalo ng gayuma na nagdudulot sa kung sino man ang uminom nito ay magkagusto sa taong nagbigay o nagpainom nito sa kanya. Ang iba ay inihahalo sa pabango, mayroon ding nilalagay sa pagkain o inumin, pero kailangang marami ang ilagay dito upang maging epektibo. Kailangan din daw na may panata at lubos ang paniniwala ng nanggagayuma para lubos ang epekto nito. Madalas din ay may kasamang dasal o orasyon na kailangang bigkasin upang makuha ang hinahangad na pag-ibig. May mga sinusulat din ang mga albularyo, katutubong manghuhula o shaman sa isang papel na naglalaman ng mga simbolo at sulat na hindi maintindihan ng karaniwang tao, pero ibinibigay kasama ng gayuma para maging mas mabisa ito. Saan ba nang galing ang paniniwala tungkol sa gayuma? Ayon sa mga naniniwala, ang paggamit ng gayuma ang huling armas upang mapaibig ang taong ninanais nilang makasama, tulad ng naonsyaming paniligaw o pag-ibig na hindi sinuklian. Habang ito ay isinasagawa, may mga orasyong Latin ang ibinubulong ng nanggagayuma ayon sa itinuturo ng naglalako. Ang dalas na pagsambit ng orasyon ay nakakaapekto sa pagtupad ng gayuma. Ang tanong na nakakarami, may bisa nga ba ang mga gayuma? Umuobra nga ba talaga ang mga gayuma sa totoong buhay? Oo at hindi. Hindi pa napapatunayan ng siyensya na kayang makuha ang loob ng taong iyong napupusuan gamit lamang ang gayuma. Ngunit ayon sa siyensya, may mga chemical sa ating katawan na maaaring gisingin ang emosyon at pagnanasa sa romansa. Halimbawa, pheromones. Ang chemical na hormone na tinatawag na pheromone ay ginagamit ng ilang hayop para humalina ng kapareha. Halimbawa, ang mga babaeng gamo-gamo ay naglalabas ng pheromones upang makaakit ng mga lalaking gamo-gamo para makipagtalik. Subalit hindi pa ito lubusang napapatunayan na epektibo sa tao. Ganun pa man, may iilan-ilan na ring mga lana at pabangong binebenta na naglalaman daw ng mga pheromones na siyang nakakaakit daw sa tao. Ngunit hindi pa ito ganap na napapatunayan ng siyensya, kaya't kailangang maging mapanuri. Aphrodisiac. Ang aphrodisiac ay mga pagkain o inumin na sinasabing nakakadagdag raw sa pagnanasa na makipagtalik. Ngunit hindi ito gawa ng mahika o kung anumang uri ng salamangka, kundi base ito sa siyensya. Ayon sa siyensya, may mga bagay tayong nakakain o nalalanghap na maaaring makasanhi ng pagbabago ng chemical sa loob ng ating katawan na nagre-resulta sa kaganahan na makipagromansa. Halimbawa, may pagsasaliksik na nagsasabi na ang ginseng at ginkgo ay maaaring makakadagdag daw ng daloy ng dugo sa may bandang ari. Ang mga pagkain naman tulad ng chocolates at strawberries ay nakakahikayat raw na maglabas ng endorphins sa ating utak na nakakabawas ng stress at serotonin na nakakapagpasaya ng emosyon. Ngunit mag-ingat at huwag umasa dahil kaunti lamang ang epekto ng mga aphrodisiac sa tao kung mayroon man. At saka, bakit ka nga ba naman mangangailangan gumamit ng gayuma o kung anumang uri ng gamot kung maaari mo naman siyang makuha sa pamamagitan ng pagiging tapat at totoo sa iyong sarili, hindi ba? Subukan ang mga tips na ito para maakit ang lalaking gusto mo. Huwag mag-alala dahil ito ay mga payo na ng mga psychologist at siyentipiko kung paano mabaling ang atensyon ng taong iyong inaasam. Siguro may iba sa mga ito ay ipinayo na rin ng iyong mga kaibigan. Narito ang 10 paraan upang magustuhan ng lalaki. Magkaroon ng malaking tiwala sa sarili. Magkaroon ng tiwala sa sarili katulad ng isang modelo. Maging isang babae na alam kung ano ang gusto niya at alam kung paano ito makuha. Iba naman yon sa pagiging arogante at mayabang. Baguhin ang sarili na may sariwang kaisipan. Halimbawa, magpagupit ng bagong style o naaayon sa uso. Mainam din kung magpapayat.
Tingnan ang postura. Dapat kung nakatayo ka ay chest out ang iyong posisyon. Ang mga lalaki ay nai-impress sa mga babaeng malakas ang tiwala sa sarili. Naipapakita rin ito sa inyong pagsasalita. Kung ikaw ay matalino, ipakita ito ng unti-unti. Kung ikaw ay may sense of humor, huwag itong itago. Iparamdam sa kanya na ikaw ay babaeng komportable sa iyong sarili. Gumamit ng tamang pabango. Ang pabango ay isa sa mga nagbibigay ng malaking impluwensya na nakakaapekto sa panghusga ng tao. Sa isang survey na ginawa, 89% ng mga lalaki ay nagsabi na ang pabango ay nakakadagdag ng ganda ng isang babae. 55% sa mga lalaki na yun na sumagot sa survey ay inamin na nai-inlove o naaakit sila sa mga babaeng may angking bango. Kaya ikaw, gumamit ng tamang pabango kung gusto mong maakit ang lalaki. Ngunit huwag mo namang sobrahan. Maglagay sa pulso, sa likod ng tainga, sa may siko, sa likod ng tuhod, at sa loob ng bahagi ng iyong bukong-bukong. Maaari mo ring ispray ang iyong pabango sa hangin at daanan ito upang pumunta sa bahagi ng iyong katawan. Pumili ng iyong pabango na kung maaamoy niya ay maaalala ka niya. Huwag sobrang pa-sexy. Sa pagdadamit, huwag magpakita ng sobrang balat. May tamang paraan ng pagdadamit na nakakaakit sa mga lalaki. Hindi ibig sabihin nito ay magsuot ka na ng sobrang maiikli dahil kadalasan turn off ito sa mga lalaki. Kailangan mong isalang-alang kung aling parte ng katawan mo ang iyong ipapakita base sa iyong kasuotan. Karamihan sa mga lalaki ay naaakit sa pananamit ng babae na nakakaganda sa isang parte ng katawan na hindi naman kailangan magpakita ng balat. Huwag din kalimutan ang paglalagay ng hikaw, pulseras at kwintas. Ang pagkakaroon ng alahas ay nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa iyong sarili. Samahan ng ngiti ang pagtingin o eye contact. Narinig mo na siguro na mahalaga ang eye contact sa pagpapataas ng antas ng tawag pansin at pag-akit. Pero samahan mo yan ng pagngiti at doble ang magiging epekto nito. Isang pamantasan sa Amerika ay nagsagawa ng eksperimento ukol dito. Kanilang napatunayan na ang babae na nakaupo sa isang bar at eye contact lamang ang ginagamit ay may 20% chance na lapitan siya ng mga lalaki. Ngunit ang pinagsamang eye contact at pagngiti ay nagbigay ng 60% ng chance na lapitan ng mga lalaki. Ito ay nagpapatunay na higit sa paglalagay ng makeup o ilang oras na pag-aayos ng buhok mo, ang pagngiti ang higit mong kailangan. Gayahin ang kilos niya. Mayroong pag-aaral na ginawa na ang paggaya ng kilos ng isang tao ay maaaring makadagdag ng interes niya sa iyo. Sa English, ito ay tinatawag na mirroring na kadalasan nangyayari sa mga magsing-irog o magkaibigan. Ngunit kadalasan, may epekto rin ito sa kahit mga bagong kakilala nang hindi namamalayan. Halimbawa, kung medyo mabilis siya magsalita, pwede mo ring bilisan ng kaunti ang iyong pagsasalita. Kung kumamot siya sa noo, maghintay ng ilang minuto at gayahin siya. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay kopyahin mo ang bawat kilos niya. Babala, gayahin lamang ang mga positibong kilos at hindi ang mga negatibo tulad ng pag-irap o pagtingin ng masama. Huwag rin sumobra sa paggaya at huwag magpahalata at baka ma-insulto ang iyong kausap kapag lahat ng kilos niya ay iyong ginaya. Ilapit at iharap ang katawan sa kanya kapag kausap. Mahalaga ang sinasabi ng iyong katawan o body language. Ito ay nagbibigay ng signal kung ikaw ay interesado sa kanya. Kung kayo ay nag-uusap, iharap ang katawan sa kanya at bigyan siya ng buong atensyon. Ianggulo ang katawan na palapit sa kanya kung may sinasabi siya na hindi mo masyadong naririnig. Ito ay senyales o nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa kanya na nakikinig o interesado ka sa sinasabi niya. Magpakita ng tanda na gusto mo siya. Ngayon, eto na ang panahon na pakitaan mo siya na may kaunting pag-asa na gusto mo nga siya. Pasimpleng alisin ang dumi sa kanyang t-shirt kahit wala naman. Hawiin ang buhok habang nakatingin siya sa iyo. Basain at kagatin ang iyong mga labi paminsan-minsan.
ang mga lalaking eksperyensyado ay mababasa ang senyales na ito. Kahit ang mga lalaking baguhan ay makakaramdam na may kakaiba sa ikinikilos mo. Hawakan ang tamang parte ng kanyang katawan. Kung ikaw ay may aabuting isang bagay, kunyaring hawakan ang kanyang kamay, huwag masyadong ipahalata ito sa kanya. Kung siya ay nagbigay ng biro at ikaw ay natawa, hawakan ang kanyang braso. Ito ay nagkakaroon ng koneksyon sa inyong dalawa at ito rin ay nagbibigay tanda na hindi ka interesado sa pagiging magkaibigan ninyong dalawa kung hindi ay higit pa. Maglakad sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Ang kaliwang bahagi ng iyong katawan ay nakakonekta sa iyong kanang utak. Ito ang nagpoproseso ng emosyon at ganda. Samantala, ang kaliwang utak naman ay ang gumagawa ng lohika at mga rason. Sinasabi na ang paglalakad sa kanyang kaliwa at pagsasalita sa kaliwang tainga ay nakakaapekto sa kanyang kanang utak. Ibig sabihin nito, nagigising ang kanyang emosyon kung ikaw ay nagsasalita. Isang pagsasaliksik sa Amerika ay napatunayan na ang mga emosyonal na salita na naririnig sa kaliwang tainga ay kadalasang mas madaling maintindihan. Ibig sabihin, mas madali kang makakonekta sa kanyang kaisipan kung nakapwesto ka sa kaliwa niya. Kunwari ay hard to get ka o magpakipot ng konti. Kung sobra na kayong malapit sa isa't isa, unti-unting huwag magparamdam ng ilang araw. Sa ganitong paraan ay mamimiss ka niya at ma-excite na muli kanyang makasama. Maging busy sa iyong mga ginagawa. Huwag maunang magpadala ng text. Dahil ang tunay na lalaki kapag gusto ka talaga ay gagawa at gagawa ng paraan para ikaw ay makasama o makausap. At mas maganda ay ma-challenge siya sa'yo. Ang mga lalaki ay kadalasang mga hunters o sila yung kadalasang humahabol. Natutuwa sila kung nakuha nila ang isang bagay na kanilang pinaghirapan. Kaya umabante ka ng 2 beses at atras ng kaunti. Sa pamamagitan nito, mas lalo ka pa niyang hahanap-hanapin. Sa pagtatapos, kailangan maramdaman ng lalaki na pinaghirapan ka rin niya. Pinaparamdam nito sa kanya na siya ay nagtagumpay. Siya ang bayani. Nagbibigay ito ng seguridad sa kanilang sarili. Huwag kailanman ipakita na ikaw ay desperado dahil ito ang magpapalayo sa kanya. Gawing magaan lang ang bawat bagay dahil hindi mo namamalayan ay in love na pala siya sa'yo at handa ka na niyang ligawan. Good luck!